Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, nakakaranas ba kayo ng ganitong mga karamdaman ng inyong mga alagang layer chicken, native chicken at free-range chicken? Sa video po na ito ay tatalakayin po natin kung paano nagkakaroon ng ganitong karamdaman at ano po ba ang karamdaman na ito at paano po ito lulunasan. Dapat po tama ang program na ating gagawin para ito po ay maka-recover katulad po nito ng inyong nakikita sa video na ito. Bago yan, intro muna tayo. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Sa video po na ito mga ka-asenso, ibabahagi ko po ng libre ulit sa inyo kung paano gamutin ang ganitong karamdaman ng ating mga layer chicken, native chicken at free-range chicken. Iisa lang po ang paggagamot dyan. Pero bago yan, pakinggan po muna natin yung concern ng isa sa aming customer. Good morning, sir. Ito po yung manok po na may sakit, na mahina. Tapos medyo matamlay siya, walang ganang kumain, nahirapang tumayo. So bali dalawa lang sila dito, yung isa walang ano yan, wala kasi akong ano eh, ibang kulungan. So ito siya, kahapon lang siya nag-start na manghina, papainumin ko siya ng Solpark QR, tulad po ng sabi ni sir. Ito. Nanghihina siya, walang ganang kumain. Tapos yung ipot niya, ayan. Ito. Nanghihina siya, walang ganang kumain, mahina kumayo. Tapos ito, Solpark QR. Ito po ang number one na problema na aking nakikita. Base po yan sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagko-comment. Madalas po na nagbibigay po sila ng gamot sa kanilang layer chicken, native chicken at free-range chicken. At sa mga panabong man po na manok yan, always po na sintomas yung ginagamot nila. Huwag po natin gamutin kaagad yung ating manok kapag hanggat hindi pa po natin alam kung ano po ba yung cause ng kanilang sakit. Dahil mostly po kahit anong karamdaman ng ating mga manok, naglalabas po talaga ng sintomas na madalas sila ay nagkakaroon ng sipon. Pero alamin natin kung ano po yung main cause o dahilan ng kanilang sipon. Ito po kaya madalas po ako nagtatanong na dapat sendan nyo ako na video or picture para malaman ko din po yung tunay na kalagayan ng inyong mga alaga. Yung iba nagagalit pa, pero yun po ang ibig sabihin nun. Ito, pinabigyan ko po ito ng Solpark QR dahil alam ko po na coccidosis ang sakit nito dahil yung dumi na pinakita ng isa sa aming customer sa pamamagitan ng video at ng picture na sinend niya sa akin ay meron pong kulay green yung dumi ng kanyang alagang layer chicken at meron pong kulay pula, means yung kulay pula na yon ay dugo po yon sa dumi ng kanyang manok. Kaya Solpark QR po ang aking in-advise na ibigay. Paano po ba ang pagbibigay ng Solpark QR tablet? Kung kakaunti lang po ang manok na tinamaan, isa, dalawa, tatlo, mag Solpark QR tablet na po kayo. At ang pagbibigay nun, one tablet po sa umaga. Once na isubo na natin yung Solpark QR tablet sa bibig ng ating manok, i-dip po natin ito ng twice sa tubig. At pagkahapon, ito naman po ang ating ibibigay. Tremoxen. Magbibigay ako ng gamot ngayong hapon. Tremoxen tablet. Yan ang laki. Pagdating po ng hapon, Premoxil tablet naman po ang ating ibibigay. Uulitin ko, twice po tayo magbigay ng antibiotics. Sa umaga, Solpark QR tablet po ang ating ipapainom at sa hapon, Premoxil tablet. Dahil tandaan po ninyo, ang Premoxil tablet lamang po o ang Premoxil lamang ang antibiotics na meron pong paracetamol. Para po mabilis makarecover ang ating layer chicken, native chicken at free-range chicken o panabong na manok man yan. Ganito po ang aming ginawa, Premoxil at Solpark QR. Solpark QR sa umaga at Premoxil sa hapon. Pero kung hindi po available sa inyo ang Solpark QR tablet,
at Premoxil tablet, hindi po problema yan. Gumamit po tayo ng Sulfar QR at Premoxil Water Soluble Powder. Paano po ang pagtitimpla at pagbibigay naman kapag powder po ang ating gagamitin? Ganito lang po yan. Ang isang sachet ng Sulfar at Premoxil ay 5 grams. Titimplahin po natin yan sa 1.5 na tubig. Tapos, iisang manok lang naman ang may sakit. Hindi po niya mauubos. So, mapapanis po yung tinimpla natin. Kaya, ilalagay po natin yon sa ref para hindi po mapapanis. Tapos, ang pagbibigay po natin sa ating alagang manok, sa loob po ng 7 days din po ang pagbibigay niyan. Ang pagbibigay ng Sulfar QR sa umaga pa rin po, 10 ml ipapainom natin sa umaga, mga alas 6 po ng umaga. Pagdating ng 11 a.m., 10 ml ulit ng Sulfar QR. Pagdating naman po ng 1 p.m., 10 ml ng Premoxil Water Soluble Powder. At pagdating ng 6 or 7 p.m., 10 ml po ulit ng Premoxil Powder. Total po ng 20 ml ng Sulfar QR sa umaga, 20 ml din po ng Premoxil sa hapon. Ayan po ang pagbibigay ng gamot na yan kung powder ang ating gagamitin o yung water soluble powder. Itong manok po na ito ay tinamaan po ito ng coccidosis at makikita nyo naman po sa video na kahit naggagamot na po ng ikalawang araw na gamutan, nag-itlog pa rin po ito. Pero ito na po yung last na pangingitlog niyan. Dahil nga po nag-advise ako na huwag nang pakainin ng layer feeds ito dahil mahihirapan lang lalo ang ating manok na may sakit na tayo po ay naggagamot sa kanya tapos patuloy pa rin siyang mangingitlog. Kaya in-advise ko na ibalik muna sa grower feeds ang kanyang kakainin dahil kung layer feeds po ang ating ibibigay, mahihirapan lang po ito lalo. Naibahagi ko na rin po sa inyo sa unahan ng video na ito kung paano natin gamutin ang sakit na coccidosis at iba pa pong mga karamdaman ng ating alagang manok gamit po ang Sulfar QR at Premoxil dahil hindi lang po coccidosis ang sakit nito dahil talagang nalumpo at talagang nanghina at meron pong lagnat. Kaya nag-request ako na bigyan ito ng Premoxil sa hapon pagkatapos magbigay ng Sulfar QR sa umaga dahil tanging Premoxil lamang po ang antibiotics na meron pong paracetamol. Sana makatulong po sa inyo ang video na ito. Pero bago po tayo magtapos sa video na ito, pahapyawan po muna natin o ibabahagi ko po sa inyo kung ano po ba yung coccidosis. Ang coccidosis ay isang makatotohanang problema at ito ay pinakamatinding sakit ng ating mga alagang manok sa buong mundo po yan ha, hindi lang po ito sa Pilipinas. Ang coccidosis po, ito ay sanhi ng isang protozoan parasite na kilala bilang Emeria na sumasalakay po sa cells ng bituka ng ating mga alagang manok at iba pa po nating mga alagang hayop. Ang sakit na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng enteritis o pamamaga ng small intestine, pagtatae, at ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkamatay ng ating mga alaga. Ang ating mga alagang hayop kapag tinamaan ito ay nawawalan ng ganang kumain na nagre-resulta ng pagbaba ng timbang at kalaunan ay humahantong sa kamatayan. At hindi lang yan mga ka-asenso dahil ang coccidia ay maaari ding makapinsala sa immune system at magdudulot ng matinding sakit sa ating mga naiwang mga manok o yung hindi nagkasakit na mga manok. Mas madali po silang maapektuhan ng mga pathogens tulad ng Clostridium botulinum, yun po yung nanggagaling sa mga marumi na paligid, lalong lalo na po yung mga pino na mga alikabok sa ating poultry, Salmonella at E. coli. Kaya dapat malinis po yung tubig na ating ipapainom sa ating mga alagang RTL para maiwasan po natin ang mga ganitong karamdaman. Mostly po sa mga feeds din po ito nagagaling, yung mga lumang feeds, yung mga may amag na po na feeds. Kaya wag na po natin iyon ipapakain. Kaya dapat meticuloso po tayo sa pagtingin ng feeds na ating binibili kasi baka makabili po tayo ng luma, mahihirapan po tayo. At ito na po yung manok na ginamot po ng aming customer sa loob po ng 7 days. At sa loob po ng 7 days po, ito hindi pa po totally naka-recover. Pero pinatigil ko na po yung Premoxil at Sulfar QR dahil tapos na po yung medication na 7 days. At normal na po ang kanyang dumi. At wala na po itong coccidosis for sure. Pero nanghihina pa rin. Ano po ang dapat natin gawin para totally ito ay maka-recover? Dito po ngayon papasok yung Bitmin Pro. Ang normal na pagtitimpla ng Bitmin Pro sa isang kutsarita o 5 grams ay 4 liters or 3.7
25 liters ng tubig. Pero dahil dito, gusto natin makarecover ang ating alagang RTL katulad po nito ng nakikita ninyo, magbigay po tayo ng higher dose ng Vitmin Pro. Magtimpla po tayo ng 5 grams o isang kutsarita sa 1.5 liters ng tubig po. At yan po ang ipapainom natin, straight po yan sa loob ng 5 days. Kung gaano lang po kadami ang maubos ng ating alagang manok na ito, ng RTL nito sa umaga, yun lang po ang ating ibibigay. Kumbaga, isang baso lang po ang ipapainom natin. Yung hindi po niya maubos, ilagay po natin sa ref para hindi po mapapanis. Ayan po, ganyan lang po ang paggagamot ng manok na tinamaan po ng ganitong uri ng karamdaman. Huwag po tayong mapanghinaan kaagad ng loob. Gamutin lang po natin ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, dapat on time po tayo o hands on po tayo sa ating mga manok, dahil kung malilipasan po ito na isang araw, katulad po nito, nakalipas ang isang araw bago po nagbigay ng Sulpar QR, kaya lumala po ang karamdaman nito. Pero ang kagandahan, naka-recover pa rin. Yung akala na hindi na po mabubuhay ito, lumakas po ulit at makalipas lang po ang 10 araw. 7 days sa antibiotic, which is Sulpar QR sa umaga, Premoxil sa hapon. At makalipas ang 7 days, kinontinyo na lang po ito ng Vitmin Pro Water Soluble Powder para mabilis pong makarecover ang ating RTL o yung alagang manok na nagkasakit po. Dahil ang Vitmin Pro, meron po itong health enhancer na talagang kailangan po ng ating mga alagang hayop. Lagi nyo po tandaan, mga ka-asenso, bago po tayo maggamot ng ating mga alagang manok, lalo-lalo na po dito sa RTL, alamin po muna natin yung sintomas na yon. Kung ano po ba yung dahilan ng sintomas na yon bago tayo magbigay ng mga gamot. Ayan po, sana may natutunan po kayo sa video na ito at makatulong po sa inyo ang video na ito. Kaya sa mga nagsasabi na lugi daw po sa pag-aalaga ng layer chicken, hindi po yan totoo, mali po ang program ninyo. Kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin yan.